Ngayon, dun sa mga hindi makamove on, di ba, ano sabi natin, dapat kung kayo ang mananalo, dapat sa inyo manggaling kung talagang wala kayong mga binabalak na masama. Kaya nila nire-retain yung mga troll. Kaya hanggang ngayon, meron troll. Alam nyo kung bakit? Meron pa silang gagawin eh. Na mga masasamang gagawin. Na alam nilang hindi kwanho para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Kundi laban sa interes ng bansa at mamamayan. Kaya kailangan nilang i-retain yung troll. Supilin na lahat, mga kaibigan. Oh, kasi kung ikaw ang sinasabi mo, kayo nanalo, alam mo yan, mababakas mo sa mukha yan eh. Pagdating, paglipas ng ilang araw, yung nanalo at saka yung hindi tunay na nanalo, merong ano yan, merong makikita kang palatandaan dyan eh, sa mukha pa lang eh. Makikita mo na yan eh. Kung ipinilit lang ang sarili, di ba? At bali ba ito, pinagtulungan tayo. Lahat ng may krimen laban sa mamamayan dito, nagtulong-tulong. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Eh. 100 milyon ng mga Pilipino, pinagkakaisahan ng ilan. Oh, pinagtutulungan ng iilang mga vested interest, mga kaibigan. Oh, isipin mo, ganun kahina ang mga Pilipino. Kaya wala ito eh. Wala itong bansa natin, mga kaibigan. Ano yung ginawa nila sa ibang bansa yan? Ito nangyari dito. Ewan ko kung may gobyerno pa. Di ba? Nakikita nyo sa ibang bansa, konting diferensya. Hindi pinalalagpas ng taong bayan. E dito, wala eh. Mga kaibigan. Bueno, dahil nga ganyan na ang sitwasyon, wala tayong ibang parang kundi tanggapin yan. At sinasabi nga natin, dapat yung sa palagay nyo, kayo nanalo. Di ba dapat kayo ang, kung ang talagang layunin nila, kasi ang bansa natin kailangan magkaroon ng, ano, ng natawag na pagkakaisa. Eh, hindi naman nila gusto yan eh. Gusto lang nila ma-retain yung manageable na bilang. Kailangan divided ang mga Pilipino. Kasi pagka divided, watak ang mga Pilipino, madali nilang manipulahin. Madali nilang naigigiit ang kanilang sarili sa poder ng kapangyarihan. Mga kaibigan, nakita ninyo nung EDSA Revolution, bakit nagtagumpay ang tao? Kasi hindi ho yung malaki ang agwat. Hindi malaki ang agwat ng mga ayaw na kay Marcos at ng mga gusto pa kay Marcos. Marami nang may ayaw kay Marcos. Oh, mga kaibigan. Totohanan yan eh. Pero lahat ng yan, water under the bridge na lahat yan. Dahil alam naman na ninyo ang pakay, di ba? I-revise na ang ating kasaysayan. Pero kahit anong pag-re-revise ang gawin dyan, naka-record na yan eh. Ang mga tunay na pangyayari dito sa Pilipinas. Dahil sa maunlad na teknolohiya ngayon. Maliban na pati ang technology na yan, itong mga social media na yan, yung mga access dyan ay pagmamalupitan na rin nila. Di ba? Oh, mga kaibigan. At dyan, kakailanganin nila yung troll dyan, di ba? Para mag-disseminate ng mga baluktot na impormasyon. Alam ninyo, kahit baluktotin nila ng baluktotin yan, hindi naman magiging tama eh. Diba, sinabi nga natin yung isang beses, yung mali, hindi pwede maging tama. Ha? Ang tama, simula nung likhain ng mundong ito,
Hanggang sa magwakas ang mundong ito, tama pa rin yun. Ano man bagay na tama, tama yun. Yung mali, simula nung likhain ang mundong ito, hanggang sa matapos itong mundong ito, mali pa rin yun. Diba? Hindi nagiging, hindi po pwedeng gawing mabuti yung masama, talagang masama. Diba? Hindi komo tinatanggap ng tao yung masama, itinuturing na mabuti. Nasa Biblia nga yan eh, darating yung panahon na yung mabuti, itinuturing na masama eh. At yung masama, ang itinuturing na mabuti. Yan o, tanungin nyo sa mga nagsisip pangaral ng Biblia kung hindi totoo sinasabi natin. Nasa Biblia yan eh. Itong panahon natin, yan na yun eh. Yung mabuti ay ituturing na masama. Kita mo, di ba, sabi ni Indaya Sara nung minsan eh, yung kasinungalingan niya, eh lahat naman nagsisinungaling eh. Di ba? Oh, hindi masama raw yun. Kasi lahat naman nagsisinungaling. Nakita na ninyo? Sa harap ba ng Diyos, mabuti ba yung nagsisinungaling? Masama nga yun eh. Di ba? Oh. Eh sabi nga, yung mga sinungaling, eh yan, di maliligtas yan eh. Mga sinungaling yan eh. Oh. Di ba, may kasabihan pa tayo, yung sinungaling, kapatid ng magnanakaw yan. Di ba? Mga kaibigan. So, wala na tayong mangyayari dyan eh. Kung hindi, tanggapin mo. Kasi, yung mga pumili ng tama, nagpasya na ang piliin ay tama, pero hindi ka nagtagumpay, mga kaibigan. Eh, hindi nagiging tama yung mga bumoto sa mali. Di ba? Oh, mga kaibigan. Hindi nagiging tama sila. Ang tama, ikaw. Hindi ka man nagtagumpay, tama ka pa rin. Hindi nababago yung katotohanan. Yun ang ibig sabihin. Hindi mo pwedeng baguhin ang katotohanan. Oh, ano ang dapat mo maging attitude? Tanggapin mo, alang-alang. Dahil sa gusto nating, ang layunin nga natin, kaya tayo pumili ng tama, eh dahil sa mabuti layunin natin. Gusto nating mapabuti pati ang kapwa natin at ang ating bansa. So, yun ang pinakamagagawa natin, tanggapin natin. Hindi ba? Hayaan na natin yan, gawin ang hakbang kung meron pang mga legal na hakbang na gagawin para hilingin ang paglabas ng katotohanan dito, gawin nyo. Pero, habang ginagawa mo yun, wala kang magagawa na kung hindi tanggapin. Di ba? Alang-alang sa buong bansa sa mga mamamayan. Ako nga eh, ang hinahangad ko, sana guminhawa ang buhay nitong mga naniwala sa pangako na sila'y payayamanin. Di ba? Sana magkatotoo na maging 20 pesos ang bigas. Ha? Sapagkat maraming giginhawa ang buhay. Pag guminhawa sila, dapat maging masaya tayo. Di ba? Eh yun eh, kung magkakatotoo. Yun ang problema. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sabi ko sa inyo, pagkatapos ng eleksyon, mababawasan na manonood at makikinig sa atin. Kaya pinag-iisipan ko na nga po na wag nang ipagpatuloy ang aking programa sa radyo. Kasi po hindi libre ito eh. Binabayaran po ito. Kasi total wala namang kwa na, no? Makikinig na sa ating gaano. Sayang lang ang
ang pagsisikap natin, siguro baka itong ating live stream na lamang ang ating paminsan-minsan gagamitin sa paghahatid natin ng mga pananaw natin sa ating bansa. Maghihintay na lamang tayo ng tamang panahon kung kailan tayo magbabalik, kung makakabalik pa. Kasi alam niyo naman, nagkakaedad na tayo, 6 na taong singkad lang na lumipas sa ating buhay, nang hina na tayo eh. Ang kalusugan natin medyo hindi na rin na umuubra, mga kaibigan. Ano, kumbaga sa jeep, medyo baba na rin ang makina natin. Di ba? Bali na rin ang mga piston ring. Kaya kailangan ng i-overhaul. Ganun ho lamang yan eh. Sayang lang ang magiging pagsisikap natin. Di ba? Sana kung libre, kahit yung libre, panghihinayangan mo pa kung wala rin lamang masyado tayong maaabot ha, ang ating palatuntunan. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ito'y makikilala mo ang sangkaibigan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Mayor Calixto Rubiano. Kaibigan, ang bawat kaibigan na